Hello, hello mga kaberks. Good morning. So, camping today. Nandito kami sa Elkwood Campground sa Peter Lahid. Anong oras to? 8 o'clock na. Ah, 7:30. Exact time. Yung boko. Nagkulay ako ng boko mga kaberks sa tagal ng panahon. Para ako mandaragat pala dun sa kulay ng kinuha ko. Pero at least hindi puti, di ba? So, gigising na kami dahil prepare na ng breakfast. Dahil busy ang campground. Nakabook lang kami dito sa specific site na to ng number 113 to. So, ito. Isang araw lang kami. At dry skin. So, lilipat kami ng ibang number. Kaya, mag-iimpake kami. Magbe-breakfast muna naman kami bago kami mag-impake. So, hopefully yung site na lilipatan namin bakante na para makalipat na kami bago kami mag-libot-libot. So, ayun. Papakita ko sa inyo mga kabricks yung rides. Kasi hindi nag-rent-a-car kami. So, yung naibigay sa amin sobrang bago. Yan. Kita nyo muna yung labas muna. So, ayan. Yan yung labas. Saka yung bit-bit namin ngayon yung malaking tent namin. Pwede kang tumayo. Bira namin ito gamitin eh. Mas ginagamit namin yung woods na tent. Oh! See? That's what we forgot. The mug. Lumili pa talaga ng bahay. Kaya baso. Ayan. Nilamig ako kagabi. Ayun, mga bata naglalakad na. Napunta sila sa washroom. Yung shower, sarado dito. May shower. Malaki itong campground natin. Malapit to dun sa pinag-campingan namin na Bolton Campground saka Canyon. Ano pa ba ang pinuntahan namin dito? Yung Lower Lake Campground. Yan. So, pang-apat na namin tong camping dito. Yan. Dito sa Peter Lahid. So, ito ang aming nirentahan na sasakyan. 2021 to mga kabricks. Kaya, bagong-bago. Na-excite nga ako nung miski yung sa amin, nagbigay nito sasakyan. Excited pa siya kaysa sa amin. 7-seaters to. Ayan. Ayan. Sobrang luwag niya. Kaya lahat ng gamit namin na isampa namin. Ayan. Luwag na spacious. Pati sa legs. Tapos itong upuan na ano mo pa.
na pupush sa back. So, komportable yung pasahero. Ayan. Tapos, syempre, ang spoil dito, yung driver, di ba? Pag, ayan. Pag inaano namin yung sasakyan, pinapatay ko, nabalik siya sa dati. Ang dami nga lang pindutan. Hindi ako fan ng maraming pindutan. Ayoko na maraming nangyayari sa steering wheel. Ayan. Ayan yung ano. At ito ang kanyang, wala na shifting. Gusto ko pa rin yung shifting kaysa dito sa nab. Parang na tong microwave knob. Ayan. About naman sa takbo, ayos naman siya. Typical na dina-drive. Ang kagandahan nito, mga ka-Berks, sa economical fuel siya. Kami from Edmonton, hindi ako nag-gas until Kananaskis. Yung pinag-gasolinahan namin, yung price nung dating namin sa Kananaskis, 142. So, sobrang mahal niya. Pero, nung nagpagas kami, binayaran ko lang mga nasa 60. So, not bad. Sa layo ng binahin namin. Kasi, yung itong sasakyan, pag nag-stop siya, yung sa stoplight, namamatay siya. Tapos, pag gumalaw yung steering wheel mo, or tinanggal mo na yung paa mo sa sa brake, mag-aandar na siya. Yung makina mag-start na. Kaya, maganda siya. Tatanungin nyo kung bibili ako nito. kung may pera ako, oo. Kung malakas ang loob kung umutang, oo. But since na hindi malakas ang loob kong umutang, kahit gusto ko siya, hindi ako ko. Saka hindi siya priority ko. Kukuha akong pick-up truck. Hindi ganito. Ayan. Pero ang ganda niya talaga. Ganda ng forma niya. Okay, mga ka-Berks. So, ito yung breakfast namin. Bacon, egg, saka bread. Magkakape na rin pang alis ng lamig. Ayan. Ito yung breakfast namin. It's basag na itlog. So, naka-breakfast na kami, mga ka-Berks. At nag-impake na rin kami. So, clear na ang pinag-anuhan namin. Stay in for tonight.
Last night pala. Ayan. So, clear out na. Tingnan namin yung second site namin kung bakante na. At kung bakante na yung ano, yung site na paglilipatan namin, i-ano na namin, ang tawag nito, i-set up na namin bago pa kami maglakwatsa para pagdating namin, kung pagod sa pag-hike, makapagpahinga kami. So, ayan. Lakwatsa na. So, ang itinerary namin ngayon, mag-Trolls Falls kami para mapunta ng mga bata. At punta kami ng Grassy Lake, then Spray Lake, and Bridge. Yung sa dadaanan namin, doon na lang kami mag-lunch doon sa Spray Lake. Ayan. Okay, mga kaburks. Update na lang maya-maya. Set up na kami. Yung naka-reserve dito ay hindi raw dumating. Ayan. So, bilis lang. Ayan. At buti pinayagan kami kasi usually alas dos pa dapat magsiset up. But dahil wala nga yung ano, yung nag-cancel nung site na to. So, sabi nung nagmamanage nito, caretaker, swerte kami at dito sila dumating. Kaya, ayan. Swerte. Nung, ano nga sabi ko, sana bumukas yung shower. Kasi medyo matagal pa 2 weeks pa bago kami magpunta dito. So, sabi ko, sana maayos nila yung shower. Unfortunately, hindi pa. So, okay lang. Isang araw lang hindi maliligo. Pag uwi namin bukas, di makakaligo kami. So, ngayon lang. Ayan. So, pasyal na. Okay, mga kabricks. Pasyal na tayo. So, start na, mga kabricks. Nandito kami sa Troll Falls. Trailhead. Lalakad na. So, warning, bear area. So, yan. Dito kami. Nakita nyo na to mga kaburks. Nag-hike kami dito. Third time na. So, difference lang, walang snow. Pero nung kami din nila, Eliza at Eleanor, wala nang snow dito. So, yung first na lakad namin dito, may snow pa. Winter pa yun. So, yung second, wala na. So, this is the third time na paglalakad. Hansani kay ate. Merong hansani. That's nice. Ayan. So, kung nakikita niyo mga kabricks, may ano ko sa ulo ko. Pantakip ko yan sa tenga ko. Kasi ang mga bugs, mahilig pumunta sa tenga ko. Ayan. Hindi ko ma-enjoy ang outdoor kung lagi akong ng mga bugs sa ulo ko. Ayos naman, para lang mag-jogging. Diba? Okay, aerobics. Aerobics.
Hindi ko na nakapakita sa inyo mga ka-bricks yung ano, lalakaran. Kasi nakita nyo na to eh. Ano na lang, capture na lang sa mga important details. Okay mga ka-bricks? Insert ko na lang siya yung picture. Okay? See you! Ayan. Sa Primolyo dito. Ayan, oh, kada tayo. Okay. 1, 2, 3. So, natapos na kami mga ka-bricks sa Trolls. 12:30 na. So, time na para mag-lunch. So, ayun sila. Nagsiset up kami ng paglulutuan namin. So, nandito kami sa Barrier Lakes. At sunerte pa kami dahil nag-ikot kami sa parking lot. Punuan na. Palabas na sana kami. May nakita kami yung pwesto dito. Ayan. So, nakapwesto kami. So, saan ka pa? No? Pag sinuswerte ka nga naman eh, sunod-sunod, no? Ayan. Busy tong area dahil yung tubig, marami naglalangoy, oh. Ayan, siguro very warm yung tubig. Kasi minsan ayaw magsiligo ng mga tao dahil malamig ang tubig. Sad lang, wala masyadong tubig, oh. Na ay empty na siya. Water is life. Yan. Magluto muna kami ng barbecue. 252. Alam mo? Parang yung 252 ko nilagay yung off mo. Kasi madumi kong mainin. Hinaan mo lang yung apoy. Gusto mo yung gunting? Better. Next. So, nasa Grassy Lake kami mga ka-bricks. Trinay namin dun sa more difficulty. Wala pa naman kami na-encounter na difficulty. Hinahanap pa namin. So, ayun. Mga naka 15 minutes na rin siguro kami. Half of way. So, see you upstairs. See you up the hill. Okay.
So, doon sa taas mga ka-Berks, hindi kita itong falls na to. Kung hindi kayo, hindi nyo itatry sa, ano. Kung hindi nyo itatry doon sa more difficulty. So, hindi naman siya difficult talaga. Ayan, sa baba. So, pag nagpunta kayo dito, try nyo yung more difficulty. Kasi para makita nyo yan, makita nyo to, itong falls. Ayan. So, akyat pa kami dyan. Para doon sa lake. So, mga ka-Berks, yung difficulty, after ng falls, dahil may stair na pa-akyat. Pero saglit lang naman. Siguro mga 5 minutes yung akyat, depende sa pagpahinga nyo. Marami kaming pahinga dun eh. Parang mga ilang step pahinga. Saka maraming kasalubong, kaya nakakahinto-hinto. Ayan. So, mabato. Pero okay lang, kayang-kaya. Mas may worse pa kami hinike dito. But it's okay. Ito, ayaw mo dito? So, may kasalubong? Hindi. Akala ko may kasalubong. So, ito yung open. Pero malapit na. Ayan na sila. Nice. Kaya nyo. So, eh, yung mga hindi namin nakita nung pumunta kami sa yung dinaan na namin easy. So, small lake doon. Ay, sarap. Gusto ng tubig. Presko. Tapos na yung ano, pag-hike. Narating na ang grassy. Pangilan na ba namin to? Second time around. Last time, kasama namin si Mama sa kasi Ate Emily. Yeah. Yung first time namin pumunta dito. Sa wakas, andito na kami. Oh, mga ka-Berks, nahihipa ata ako. Dapat naman washroom dito. Holy smoke. Dami na namamasyal dito eh. Kasi madali lang lakarin. Lalo na dun sa easy. So, papunta kami na ang suspension bridge, mga ka-Berks, after namin mag-grassy. So, lakad ulit. Hindi namin alam kung malayo o malapit. But, mahaba naman ang araw. Alas 10 pa. So, ayos lang. Adventure pa more.
Maya-maya. Pag nando na. Wala kayo makikita dito masyado mga barks. Ano lang to? Daan. Woods. Okay, see ya. Nandito na kami. Nice view. Ayan na yung bridge. At ganda ng view dito. Sarado ba? Bukas. Wala na siguro si O. Tapos na naman tayo after niya. So, pauwi na tayo. Yes, kakain na ulit. Gutom na. So, ito yung pinupuntahan ng mga tao. The famous bridge. Parang yung sa Vancouver. Yung spray. Nakain ko na. Halos pareha siya ng bridge sa Vancouver. Oh, pero mas malayo yun. Mauga. UJR. You wish that it will not break all the the kable. Taas din ah. Kayo na lang mga kaburks, tumingin sa baba. At ako hindi makatingin. Okay? Kayo na lang. Kuhan ako na lang kayo. Malapit na. Dito na kami lalabas. Mas maikli dito eh. Kaysa dun kanina. Ah! Oh, asa si JR? Ah! Oh, 1, 2, 3! Jump! What? Are you crazy? Jump the... Tumingi pa talaga sa baba? Sino? Si JR? JR? Oh my God. Can't. I know. Okay. Line. Yep. That's it. That's all. That's all you want. Dito lang si ate hindi nagpa-picture. Okay. Uwi na mga kaburks. See you sa campground. Kabalik na kami mga kaburks. So mag-dinner na kami. Gutom na. Naligaw pa kami dun sa pinuntahan namin. Iba yung dinaanan namin. So ngayon lang kami nakabalik. Gutom na. So, nakain na muna kami mga kabricks. Smile. Cheese. Masasabi nyo sa camping. Ay. Video pa. Video naman. Akala ko naman. Nakasmile kami talaga. 23,000 walk today. Yeah, marami kami yung pinuntahan. Kaya relax na. Ayan, hanggang makatulog na. We did a good job. Okay, good night na. Good night.
Morning mga kaberks. So, impake na kami para mapunta ng Calgary. Doon kami magla-lunch. So, ayan. Yung the rest eh, natiklop na. At, nag na rin sila doon sa labas. Ayan. So, tapusin ko lang itong pag-impake at lalarga na kami. So, alis na kami mga kaburks. Nakapag-impake na kami. Malinis na. Wala na kami naiwan. So, maganda yung stay namin dito. Tahimik. Hindi katulad ng ibang campground na marami pang nag-iingay. Kasi, lagi nag-iikot yung manager dito. Saka yung washroom nila, malinis. Ayan. So, ayan, mga kabricks. Sa susunod na adventure ulit. So, thank you for watching. See you next time sa Exploring the Nature. As always, do what makes you happy.